at ngayon kasama na nga natin ang napakagandang babae na nandito na napakahaba-haba ng buhok. At ito na nga, engaged na siya. Kalat Kalat! Hello! So happy to be here talaga. Thank you very much. Sobrang saya namin para sa'yo, Kalat. Maraming salamat. Alam niyo naman, kilala niyo naman si Luke din, di ba? Yeah. Nakakasama natin siya sa mga out-of-town shoots natin. Tapos sa yung mga party. Bonding moments namin ni Ma'am She Carls. So natutuwa ako, at least kilala niyo siya. At yes, parte ng Magandang Buhay family. Kwentuhan mo kami, naalala mo pa ba yung moment na nag-propose siya sa'yo? Talagang never ka bang nakaramdam o kutob na, ay, may kakaibang galaw ito? Wala talaga. Actually, nagulat nga ako, kwento ko dun sa vlog namin, na isang umaga, lockdown kasi, di ba? Parang naglilinis ng balcony. Yung balkonahin namin kasi medyo magulo. So parang, one morning, bumaba ako, kakagising ko lang. Sabi ko, aga-aga, naglilinis na ba? Kinukuskus yung window, pati yung floor. Tapos, naglagay ng mga kandila, ng mga frames, tas upuan, ganyan-ganyan. Sabi ko, what are you doing? Tapos parang sabi niya sa akin, kasi gusto ko mag-date night tayo tonight. Kasi nga, hindi na kami nakakalabas dahil nga takot din kaming, you know, kumain sa labas, mag-date, etc. So, ang ginawa nga niya, nililinis niya yung balcony at gusto daw niya mag-date kami sa gabi. First time ba niyang ginawa yan? Yung parang nagpe-prepare ng mga pa-date-date? Actually, lagi naman siyang nagluluto for me, ganun. Pero nagulat lang ako na naisipan niya na mag-date daw kami dun sa balkonahe. So parang, nakuto, anong balak nito or something? Pero kasi knowing Luke, you know, 8 years na kami, ang language of love niya talaga is quality time. So gusto niya, we're spending time together, na parang bonding kami kahit sa bahay lang, ganyan. So parang sabi ko, ah, okay, sige, magde-date night kami. Tapos yun na nga, nagsindi na ng mga kandila, mga ganun. Yun daw ang Luke and Jervis balcony bar. May mga ganun siyang chika nun eh. Tapos yun, tapos nakikinig kami ng music, nagchichikahan kami. Tapos ako, bilang, alam niyo naman, mapagparinig, Ma'am She. Sa'yo ko natutunan yan eh. Para ano ba, kailan ka ba magpo-propose sa akin? Ganyan. Kasi yan, tagal na namin. So parang iniisip ko, ano ba, papakasalan ba ako nito or hindi, ganyan. So, meron yung iPad ko, tumitingin ako ng mga magagandang singsing. Tapos parang sabi ko sa kanya, babe, if you're gonna propose to me, I want this ring. Tapos pinakita ko sa kanya. Tapos nung pagkapakita ko, yun na, lumuhod na siya. Sabi niya, is this the ring that you're talking about? Or... Kailang ito, sino nagre-ready nung anong camera niya? Ang haba ng hair. Siya ba? Ni-ready niya ba? Hidden camera niya. Oh, ang galing. Oh. Talagang nag-prepare. As in yan, nagulat na lang ako. Lumuhod na siya. Ayun, no, tinuro niya yung camera. Sweet ni Luke, grabe. So, yun pala sa buhay, sometimes it just happens, you know? Something that you don't plan at all, bigla na lang siyang darating sa'yo, and you just have to be happy kung ano man yung sorpresa na ibinibigay sa atin ng, ng buhay. So, yun, surprised ako, and I said yes. Yes! Yun, nakaka-surprise talaga. Kasi, hindi, pero yung Sing Sing, matagal na pala na kay Luke. Yes. So, paano... Ni isa ba sa pamilya niya o kaibigan nating iba na mas close on kay Luke sa part niya eh? Walang nakakaalam na magpo-propose sa'yo. Wala, Ma'am. She, ang nakaalam lang talaga yung mommy niya at saka yung kapatid niya. Kasi kasama niyang nag-shopping nung Sing Sing. Pero pagdating niya nung Pilipinas, nung March pa lang, meron na siyang Sing Sing. At never kong nakita yun. Kasi syempre, pag naglalaba ako, ako'y nag-aayos ang gamit namin, ganyan. Hindi ko nakita na may Sing Sing, na may box or whatever. So tinago niya. Tapos tinanong ko siya, paano mo ba tinago? Lagi pa lang nasa bulsa niya. Because he's just waiting for the right time. So hindi nasa balkonayan o ano? Wala. Tinago pa nga daw niya dun sa cleaning supplies eh. Dun sa pantry. Yung mga lalagyan ng mga dishwashing liquid, mga ganon. Ang proposal ay para sa boys. Oo. Ang wedding ay para sa girls, para sa atin. Oo, kaya tayo naaligaga sa wedding. Kasi engagement, kumbaga sa kanila yun yung moment nila yun eh. Oo. Kaya nga ma'am, siya talagang tinago niya kahit sa mga kaibigan namin, kahit nga mismo sa akin. So sabi ko sa kanya, good job, kasi nagulat ako at nasurpresa ako sa ginawa mo. Alam mo, mais